Yan, magandang umaga po. Welcome back po sa ating channel. And then, ngayon pong umaga, ang gagawin po natin ay tuturo ko po sa inyo kung paano ang mag-pruning ng kape. Siyempre, ang unang-una pong kailangan ay ito pong ano. Kailangan po natin ng pruning shears. Ito po. Yan. Ito po yung ginagamit sa pagpo-pruning. Sa mga halaman, sa gulay, sa mga bulaklak, yan po yung ginagamit kadalasan. Hindi kadalasan, malimit yan to pong ginagamit. Pwede rin naman pong ano, gunting, itak, yan, pwede po yan. Yan. Sisimulan na po natin, ito po yung kape. Yan. Unang-una po natin pupruningin yung nasa baba, yung pinakababa po. Yan. Yan po. Yan. Una po yung na pinakababa. Yan po. Ito yung po yung suloy. Yan, yung suloy po. Yan. Gugupitin po natin. Yan. Make sure po na matalas yung ating ano, para hindi mahirap pruning. Ayan. Ayan po. Ayan. Mahalaga po na madalas po natin itong ginagawa kasi minsan po itong mga suloy, ito po ay wala naman pong kwenta. Nagko-consume siya ng sobrang nutrients na inaagaw niya doon sa main tree. Yan. Yan po yung pinakapuno. Kadalasan po, pag madaming suloy, hindi po siya, ano, hindi siya bumubunga ng marami. Kaya po, kailangan po natin siyang laging pruningin. Yan po. Ito pong isang malaki ay dahil po yung kape na ito ay medyo payat at magkakaunti yung dahon. Itong pong isang suloy na yan ay medyo maganda. Kaya ito ititira po natin siya. Tatanggalin lang po natin yung sa top ano niya, pinaka ibabaw na suloy, ibabaw po. Ayan. Ito po. Ayan. Tanggalin lang po natin. Ayan. Lahat po ng halaman ay nire-required na mag-pruning para mas ano, mas maging productive yung halaman. Mag-produce ng maraming fruits, maraming para mas maraming ma-harvest. Ayan po. Pati po yung nasa taas, pinoproning po, tinatanggal po yan, pinoproning. Para hindi po siya tumaas. Tanggalin po natin lahat to. Kasi once na ang halaman po ay ano, napakadami suloy. Napaka ano rin po, napaka tirahan po ng mga insekto. Kaya kailangan po siyang tanggalan ng suloy lagi. Kasi sayang po yung ina-apply po nating ano, fertilizer kung hindi natin siya tatanggalan ng suloy kasi ano, hindi siya magpo-produce ng mas magandang fruits, ng mas magandang bunga. Pati po yung yan po, yung mga tuyong sanga, tatanggalin din po natin. Kailangan po yan laging tanggalin. Yung mga wala ng dahon, yan po. Yan, yung mga wala ng dahon. Yan. Tanggalin. Yan. Tanggalin natin.
nakikita nyo po ngayon sa kape ay may tuyo na po yung bulaklak niya. Ang kape po ay kunyari, example po, summer. Bilang umulan, yan po, namumulaklak siya. Once a year, ang harvest ng ano, kape, ano, tuwing December o hanggang January. Lagi po yan. Hindi wala pong nag-harvest ng kape ng twice a year. Laging once a month lang. Tanggalin pa rin po natin nandun sa taas. Dapat po lang. Tanggalin lahat. Ang itinitira lang po natin yung mga ganito. Yung po may ano ba? May tuyo pong sanga. Tanggalin natin. Tanggalin po rin. Po. Kung makikita nyo po ay medyo malinis na siya, hindi siya masyado maraming sanga, hindi masyado madaming dahon. Kailangan po talaga siyang laging i-pruning. Ayan. Then ang fertilization po ng kape ay ano, pwede man po twice a year. Kadalasan po, ang ginagawa po namin dito ay once a year lang nag-aabono, urea po, 4500. Yun po ang kadalasan, ano po yung nitrogen, 45% nitrogen para dun sa pagdadahon niya. And then siguro kung medyo marami-rami tayong budget, pwede po yung pagka-bulaklak niya, complete fertilizer, yun po siguro, yan. And then, ang presyohan po dito ng, ano, per ano po tayo, ano, per lata, per salo, parang ganun po, yan. Dito po sa amin mayroong dalawang type ng kape. Ito po yung medyo manipis ang dahon. Ang tawag po dito sa amin yan ay kaping manipis. Yan. Ito naman po yung isang kape, ang tawag po sa amin dito ay kaping makapal. Yan. Kung mapapansin nyo po, yan ay medyo malaki po ang puno. Ang advantage po ng makapal na kape dito sa amin ay hindi siya masyadong alagain. Hindi katulad po ng manipis, napakahina po ng resistensya, kaya kailangan po ng ano, sobrang pag-aalaga. Mapapansin niyo po, napakalaki na. Puno siguro mga ano na to, matanda pa sa akin ang kapehan na to. Kaping yan. Yan. Yun po yung mga kailangan natin gawin at dapat natin gawin kung tayo po ay mayroong kapihan. Yan. Kaya kung nagustuhan nyo po yung video na to, please like and share, comment. Kung meron po kayong mga tanong tungkol sa iba po pong mga pagtatanim, just ask me. And thank you po.